Hunters, ito na naman po si Cromston ng Quaker's Compass. May video po tayong tatalakayin ngayon. At ang video ito ay galing po sa ating tagapagsubaybay, isang treasure on the spot. Ito ay sa lugar ng Visayas. Nakunan po ito ng ating kapwa treasure hunter. Isang malaking bato. Tapos may mga sign po. Kung intindihin natin, madali lang po, pero kung tignan ay parang nakalilitong sign. Pero dahil po sa pagtitiyaga ng ating kapwa treasure hunter, ay natagpuan po niya ang nakabaong deposito sa loob ng bato. At bago tayo magpatuloy ay balikan muna natin yung mga sign na ini-explain ko sa nakaraang vlog natin, dahil po ang mga sign na ito ay related po sa nahukay na treasure ng ating kapwa treasure hunter. At yun po ang mga sign na sa nakaraan nating video. At isa-isa natin i-explain ito para maintindihan talaga natin. At ito na yung mga sign na i-explain natin ngayon. Ito yung tinatawag na hole sign or butas. Ito po ay may maraming meaning, depende na po sa posisyon, sa shape at sa size nito. Ang mga ganitong sign po na naka-flat lang ay kailangan talaga natin ikumpas muna para malaman natin kung saan nakabaon ang treasure. Ang ganitong sign po kasi ay wala pong indicator or supporting sign para malaman talaga natin kung ano ang itinuturo nito or saan nakabaon ang treasure. Hindi kagaya nitong isang hole sign na may indicator. At ito yung triangular sign. So ang ibig sabihin nito ay ang treasure po ay nasa gitna ng tatlong malaking kahoy or tatlong malaking bato. Pag ganitong sign naman ay hindi po sa gitna ng tatlong bato or tatlong malaking puno ang nakabaon ang treasure. So ang ibig sabihin naman nito, pag tingnan mo yung triangular shape niya, yung sa dulo niya, makikita mo na may dots or ang hole or ang butas ay itinuturo po sa matulis na yung triangular. So madali lang po, tingnan natin yung triangular, tapos sa dulo ng triangular ay makikita natin yung butas. So ang ibig sabihin, nandun po nakabaon ang treasure. At ngayon naman ay ito yung sign na nakakalito po kasi may maliit na butas at saka mayroong tatlong malaking butas. Pero madali lang din yun. Ang ibig sabihin yun ay pag small dots po yung maliit na butas, ang sabi ng mga treasure hunter na ito po ay nagsasabi ng small deposit or giveaways. Tama naman po yun. Agree naman po tayo niyan. At ang sa kabila naman ay yung big deposit. Pero paano natin malalaman? So i-trace muna natin para malaman natin kung saan ba itinuturo or nakabaon ang treasure. At ayun po, ang dali lang intindihin. Yung tatlong butas ay i-connect lang natin. Diba yung tatlong butas ay pag i-connect natin magiging triangular shape na. So yung dalawang butas ay magkadikit at yung isang butas naman ay malayo sa dalawa. So ang ibig sabihin niyan, ito po ay pointing. Naka-point po siya sa isang tipo or sa bagay na hinahanap natin. So yung dalawang magkadikit ay i-connect natin. So ang pangatlo, yung nasa malayo. So yung sa malayo ay ang nagtuturo po kung saan nakabaon ang treasure. At ito din po ay katulad sa ini-explain natin. Ang kaibahan lang nito ay double deposit. Yung isa-isa ay nagsasabi kung saan nakabaon ang small deposit, yung giveaways at ang big deposit. Pero ang picture nito ay nagsasabi po ng double deposit, yung sa kabilaan.
yung sa right side at sa left side, kung saan nakabaon ang treasure. At ngayon ay i-trace na naman natin para malaman talaga natin kung saan nakabaon ang treasure. So gayon, ganun pa rin, i-connect natin yung magkalapit na butas. Tapos ay i-connect naman natin yung sa malayong butas. So pag makonnect na yun lahat, malalaman na natin kung saan nakabaon ang right side treasure point. At kung makonnect naman natin ang yung sa left side, ay malalaman natin kung saan din nakabaon ang treasure. Dahil ito po ay nagtuturo po ng double deposit. At ngayon ay ito na ang final. So dito natin malalaman kung saan nahukay ng ating kapwa treasure hunter ang isang treasure na nasa sa loob ng bato. Panoorin natin ng maayos ang picture na to para malaman talaga natin at masundan natin ang tracing nito. Ito po ang bukha ng ating first picture. So i-click natin para makita natin sa malayo. So ayan na, hindi lang pala tatlong butas ang makikita natin or natagpuan ng ating kapwa treasure hunter. Ito po ay apat na butas. So yung sa ibabaw, triangular po siya. Pero dahil sa baba po nito ay may butas rin, nakakalito kung tingnan. Pero pag masdan natin ng mabuti, ito po ay mukha ng isang palaka. So ang ibig sabihin nito ay water treasure. So ibig sabihin, ang treasure po ay nasa tubig po. So hanapin natin at paano natin hahanapin ito para malaman natin kung saan nakabaon ang treasure. So i-click na naman natin para makita natin sa malayuan. At ayan na, yan na po ang kabuuhan ng picture. So yung tatlong butas ay nagiging triangular shape. At yung sa baba may butas rin, so pag tignan mo ay anyong palaka. So water treasure po ang hinahanap nito. So balik po tayo sa tatlong butas. So ganun pa rin, i-connect natin yung magkalapit na dalawang butas. Pagkatapos nun ay i-connect natin sa malayong butas. So yung sa malayo ay yun po ang nagtuturo kung saan nakabaon ang treasure. So sundan po natin. At ayun, so nakikita po natin ang buong detalye na sa gilid pala nito nakabaon ang treasure. So ito po ay tinatawag na sucker deposit. Dito po natagpuan ng ating kapwa treasure hunter ang isang treasure. Ito po ay binaon lang sa malaking bato at na-trace niya lahat dahil po sa ginawa niyang tracing na pag-connect ng mga butas para ito ay mabuo at magiging triangular. So madali lang po pag i-connect natin. So i-connect natin yung dalawang butas na magkalapit, din i-connect naman natin yung sa malayo, at yung sa malayo ay ang magtuturo kung saan nakabaon ang treasure. So dito po niya nalalaman na dito po pala sa ilalim ng bato nakabaon ang treasure. Congratulations po sa inyo, sir, yung kapwa treasure hunter natin na nasa Visayas. May buhay po kayo. So ito po ang buong video niya sa kanyang pag-treasure. Para sa atin po ay naka-inspired po yung ginawa niya. So hindi lang po tayo huminto kasi nasimula na natin. So tapusin na lang natin at mag-aral tayo kung paano natin hanapin yung mga treasure na ibinahon ng hapon. Bago pa natapos yung digmaang pangdaigdig. So yan lang po lahat. Sana po ay nagiging inspiration po sa atin sa pagiging treasure hunter. So ito po si Cramston ng Clicker's Compass. At huwag kalimutang isubscribe ang aming channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video. Maraming salamat po.